Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, papunta kami ngayon sa Papings Farm. It's our 9th anniversary guys, so naisip namin na i-celebrate yung aming anniversary sa Papings Farm. So habang naghahanap-hanap kami ng mga campsite na pwede namin puntahan, isa ito sa mga nag-prompt dun sa pag-search namin at na-curious kami dahil itong campsite na to guys ay pinupuntahan ng mga vlogger. Meron na din mangilan-ngila na celebrity na pumunta dito sa campsite. Pinuntahan namin, gusto namin makita kasi doon naman sa mga videos tsaka sa mga pictures na sinishare nila, eh maganda naman kasi talaga. So tara guys, puntahan natin. Tingnan natin kung maganda itong campsite. So andito na tayo guys. Ito yung pinaka-front ng kanilang campsite. Nandito na rin yung kanilang parking at nandito rin guys yung mga unit nila like baby bus, camper van, tiny house at cocoon. Pagdating namin guys, nag-ikot-ikot kami sa camp. Bali guys, itong nakikita nyo, ito yung dulo ng camp. Sabi ng staff, pwede kayong mag-setup dito ng tent. Okay guys, kahit saan dyan siguro pwede kayong mag-setup. Nung pumunta kami guys, ang tent pitching nila 500, good for 3 na. So actually guys, yung 500 mura na yan sa tent pitching. Tapos magdala na lang kayo ng mga lulutuin nyo ng food nyo. Sa tingin lang namin, mas ma-feel nyo yung site kung mismo magdadala kayo ng food at dito kayo magluluto. Meron ding market na malapit guys sa camp, so walang problema kung mamimili kayo. So eto guys yung kinuha naming unit, cocoon. Nung nabook namin to, nasa 2,000 lang to. Ngayon I think nasa 3,000 na. From time to time naman siguro nag-update yung price nila, so pwede nyo siyang i-check sa kanilang page, Papings Farm Facebook page. So nandun lahat ng details. 9th anniversary namin ngayon guys, kaya nag-setup kami ng konting decor. Hindi yan kasama guys sa package ng unit. Pero kung meron kayong special occasion tapos gusto nyo pagdating nyo may nakasetup ng decor, pwede naman. Pwede nyo siya i-avail as add-ons. Nasa 1,000 pesos. Surprise! Oh! Na-surprise ka sa gawa mo. Gawa mo yan. Surprise ka, no? Happy ka? Yeah. Happy ka sa preparation mo? Nga pala guys, pagka napunta kayo ng Cavite, sa mga tabing kalsada may mga nagbebenta ng guyabano, ang mura lang. Yung nabili namin nasa 30 pesos lang, tsaka yung isa 40 pesos lang. At ang sarap, ang tamis. Kung sa umaga na-enjoy nyo yung view ng camp at yung beauty ng nature, sa gabi naman, meron silang pa free outdoor cinema. Siyempre guys, sa gabing malamig, hindi mawawala ang kape. Itong Papings Farm ay malapit na sa Tagaytay kaya medyo malamig. At syempre, hindi kompleto ang camping pag hindi tayo nag-setup ng bonfire. Good morning guys! Ito yung bubungad sa inyo pagkagising nyo sa umaga dito sa Papings Farm. Malamig. Plano pa naman sana namin gumising ng mas maaga dahil masarap magkape pagka mas maaga, mga 5:30 or 6. Kaya lang, na-late kami ng gising dahil napasarap yung tulog. Thank you.
So ayun guys, nagliligpit na kami. Check out namin na 12 noon. Sa mga gustong pumunta dito guys, sa Cavite lang to na Papings Farm. I advise dun sa mga malalayo, agagahan nyo kasi ang normal check-in time nila ay 2 PM and then ang check-out time ay 12 noon. Mag-message din kayo guys sa Facebook page nila bago kayo pumunta para ma-reserve nila yung preferred yung unit. Pero guys, kung gusto nyo na mag-tent pitching, pwede naman. Kasi yun nga, yung na-mention ko kanina, pwede naman yung tent pitching, 500, good for 3 persons. Pero, mas maganda kung i-confirm nyo ulit sa page nila kung magkano na. Kasi nag-iiba-iba ang rates nila. Iba yung rates nila pag weekend at iba ang rates nila pag weekdays. Doon sa may likod na part ng camp nila kung saan pwede mag-tent pitching, malawak naman siya doon. So, base doon sa location, madaming tent ang pwedeng i-set up doon. So, kung group kayo, I suggest mag-tent pitching na lang kayo. Bring your own tent na lang and then, yun, bili na lang kayo ng food, bili na lang kayo ng mga lulutuin nyo para mas ma-enjoy nyo yung pagka-camp dito sa Papings Farm. So, yun guys, pabalik na kami, pauwi na kami. By the way, itong kalsada na to guys, ito yung nasa front. So, bale, i-Google map nyo siya. Gamitin nyo Google map, huwag nyo gamitin yung Waze. At sundan nyo yung Google map. Kasi pag hindi nyo sundan yung Google map, baka dun kayo idaan guys sa kabilang side nung camp, which is yung dinaanan namin. Kasi medyo malayo dun eh. And then kapag maulan, tingin ko, hindi makakapasok ang mga 4x2 dito dahil malambot yung lupa. Sa tingin ko pa lang ha, ito nga guys, mainit. Pero yung dinadaanan namin ay malambot yung lupa. So what more kung maulan. So that's all for now guys. Thank you guys for watching. If you like my video, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you guys for watching.